Dear Papa Dudut, may punto sa buhay ko kung saan ay kinakailangan kong pumili kung sino ba ang dapat ang pipiliin kong makasama sa habang buhay. Sa babaeng pakakasalan ko, ang daming konsiderasyon na dapat isaalang-alang. Napakadami, kasi syempre ayaw kong magkamali. Kasal na ang pinag-uusapan dyan kaya dapat akong makasiguro na hindi ako magsisisi sa bandang huli. Naging mahirap sa akin ang magdesisyon kasi tatlo silang pinagpipilian ko. Idagdag mo pa yung point na kailangan kong magmadali sa pagpili dahil huling kahilingan ng tatay ko ang makita pa ang kanyang apo bago siya pumanaw. Huwag po sana kayong mayabangan sa akin. Alam ko po na hindi lahat ng lalaki dumaan sa ganitong sitwasyon, Papa Dudut. Kadalasan sa mga lalaki ay nagkakaroon muna ng isang mahabang relasyon sa kanyang nag-iisang kasintahan bago sila magpakasal. Ako kasi, kahit na hindi kagwapuhan ay tunay na tatlong babae ang sabay-sabay kong naging girlfriend. Pare-pareho ko silang minahal. Pero dahil hindi naman ako Muslim, ay isa lang ang dapat at kailangan kong pakasalan. Ako po si Bingo, isang seaman. Bumingo kaya ako sa napili kong pakasalan. Pakinggan niyo po ang kwentong ito ng buhay pag-ibig ko. Ako po ang bunso sa aming apat na magkakapatid at ayon sa marami, ako lang daw ang normal. Ang panganay kasi naming si Ate Aura ay isang tomboy. Yung sumunod namang si Ate Lydia ay nakaranas namang magka-boyfriend, kaya lang ay nabigo at paglaon ay naging tomboy din. Nung isilang daw ni Mama ang pangatlo ay halos mag-blowout sa buong barangay si Papa dahil lalaki ang batang niluwal ni Mama. Pero sa pagdaan ng panahon ay nakakitaan nila ito ng kalamyaan sa mga kinikilos niya at hindi sila nagkamali sa kanilang suspecha na ito naman ay magiging binabae. Yes, Becky, ang pangatlo kong kapatid na si Kuya Antonio na mas piniling maging Ate Tonet. Ang sabi nila ay mana-mana lang daw yon. Sa side daw ni Mama na mana ang katomboyan at sa side naman ni Papa na mana ni Kuya Antonio ang kanyang kabarbihan. Noon daw ay medyo nagminor na sina Mama at Papa sa paggawa ng bata. Kaya naman 12 years ang agwat namin ni Kuya Antonio. Hindi ko makakalimutang paborito ako ni Papa kahit noong maliit pa ako. Konsentidor din siya sa mga kagaguhan ko. Kahit makagawa ako ng katarantaduhan noon ay tinatawanan lang niya ako. Tanda ko rin na nasa grade 3 pa lamang ako sa elementarya ay nirereto na niya ako sa mga anak ng kumpare niya na kababata ko rin. Siya si Aubrey at siya ang girl number 1. Maganda si Aubrey kahit na morena. Lalo na noong mag-high school na kami ay lalo siyang gumanda. Kaso hindi naman namin gusto ang isa't isa noong una. May iba akong gusto noon, si Leila. Kaklasiko pero hindi naman niya ako gusto. Maputi si Leila at magaling pumorma, palibasa ay may kaya ang pamilya nila. Ako naman kahit gusto ko sanang pumorma, ay limitado naman ang budget ni Papa kasi sa pagsasaka lamang kami umaasa. Noong mga panahong yon ay usong-uso ang FUBU shirt sa amin. Ang lakas makapogi points kapag naka-FUBU ka. Kaya lang kahit spoiled ako kay Papa, dalawang beses pa lang niya ako nabigyan ng pambili ng t-shirt. Noong third year high school na ako, ay wala akong partner sa JS Prom kaya hindi na sana ako sasali. Pero si Kuya Antonio na noon ay nagmamay-ari na ng kanyang sariling beauty parlor, ang siyang nagsabing kami na lang daw ni Aubrey ang magpartner. Siya na raw ang bahala sa isusuot naming dalawa. Ang sabi pa niya, yung mga okasyon daw gaya ng JS ang hindi dapat pinapalagpas para sa masayang buhay kabataan. Pero sabi ko, ayaw ko pa rin. 2,000 bingo, sumali ka lang sa JS. Sure ka kuya? Eh ayaw mo yata eh. Eh di wag na. Gusto ko. Gusto ko ng 2,000. Tatlong FUBU na yan.
Noong kami nagsimulang maging close ni Aubrey, kasi araw-araw noon ay practice kami ng practice para sa kotilyon. Noong unang pagkakataong mahawakan ko ang kamay ni Aubrey ay parang may kung anong kakaibang damdamin akong naramdaman. Naasiwa ako noong una hanggang sa makasanayan ko na rin paglaon. Noong gabi ng JS ay medyo nagulat ako nang makita ko si Aubrey. Talaga palang maganda siya. Lalo na noong mamig-upan siya ni Kuya Antonio. Kakaiba yung sayang nararamdaman ko noong sumasayaw na kami ng kotilyon. Parang nakalutang ako sa alapaap. Napakaraming tao noon sa auditorium pero parang wala akong nakikitang ibang tao noon kundi si Aubrey lang. Kaya lang, tuwing nagtatama ang aming mga mata ay parang nakakaramdam ako ng hiya na hindi ko maipaliwanag. 6 minutes ang haba ng tugtog namin sa kotilyon pero noong gabing yon ay parang kay bilis lang. Noong tumigil ang tugtog ay para akong nakadama ng lungkot. Hangad ng puso ko noon na sana'y mahaba pa. Sana mas matagal pa. Masaya ako noong gabing yon ng JS prom namin. Ayaw ko pa sanang umuwi kahit tapos na ang prom pero mapilit ang kaibigan ko sa baryo namin na si Eloy na nag-attend din ng JS. Naiwan pa si na Aubrey noon sa school auditorium. Naalis lang ang masayang ngiti sa labi ko noong makauwi na kami sa barangay. Maraming tao sa kalsada na parang may naganap na gulo. Yung kaibigan kong si Eloy ang nagtanong sa nakasalubong naming pinsan niya. Kuya, anong nangyari dito? Yung bahay ni na Aubrey nasunog. Yung nanay niya tinakbo sa ospital. Pero sa tingin ko ay hindi na aabot yun. Tugon ng pinsan niya. Patakbo kami ni Eloy na nagtungo sa tapat ng bahay ni na Aubrey. Nakakapanlumo ang nakita namin. Wala ng bahay. Abo na lang halos. Gawa lang kasi sa kahoy at plywood ang bahay ni na Aubrey at ang bubong nito ay kugon kaya siguro ganun na lamang kadaling tinupok ng apoy. Humaplo sa puso ko ang awa para kay Aubrey noon. Ayon sa kwento ay baka daw sa kandila sa maliit nilang altar ang pinagmula ng sunog. Tumambay pa kami nila Eloy doon at hinintay naming dumating si Aubrey. At nang dumating ito, hindi mailarawan ng ekspresyon ng kanyang mukha sa mga nalaman at mga nakita niya. Kasunod noon ay ang pag-iyak niya. Kusang humakbang ang mga paa ko noon palapit sa kanya, Papa Dudut. Pero natigilan din ako. Nag-alangan. Pero kung puso ko lang noon ang susundin ko ay gusto ko sanang sa dibdib ko siya umiyak. At yayakapin ko siya upang ipadamang nandito lamang ako para sa kanya. Pero yon ay hindi ko nagawa. Ewan ko kung bakit. Lalo pang lumakas ang iyak ni Aubrey nang dumating ang isang kapitbahay na sumama sa pagdadala sa mama niya sa ospital. Napakasama ng dala nitong balita. Aubrey, wala na yung mama mo. Nakita kong namula si Aubrey, sabay takip sa mukha niya, saka humagulhol ng iyak. Sa kapilya ay binuro lang mama ni Aubrey. Nagdatingan ang mga kamag-anak nila galing sa Bacolod. Taga doon kasi ang mama ni Aubrey at walang gabing hindi kami nagpupunta sa lamay sa kapilya. Pero ni minsan ay hindi ko nagawang lapitan o kausapin si Aubrey kahit na puso ko na ang nagtutulak sa akin para gawin yon. Torpeng-torpe ako. Inaamin ko yon. Sa bawat gabi ng lamay ay wala akong ginawa kundi ang pagmasdan si Aubrey. Hindi ito nakaligtas sa pinsan ng mga kaibigan ko. Boy, masyadong halata na in love ka kay Aubrey. Kaya nga, katorpe mo namang hanip ka. Lapitan mo na, kausapin mo na kasi. Ano bang mga sinasabi ninyo? Naawa lang ako kay Aubrey. Yun lang yun. Paliwanag ko sa kanila. Sa bagay boy, kung ako man sa'yo, siguro hindi na rin ako gagawa ng hakbang para magkalapit kami ni Aubrey. Alam mo kung bakit? Iiwan lang din niya ako eh.
Narinig ko boy sa pinsan niya na taga Bacolod. Pagkayari daw ng libing, sasama na raw si Aubrey sa Bacolod. Ganun nga ang nangyari, Papa Dudut. Pagkatapos ng libing ay nakita kong nag-aabang na ng sasakyan papunta sa bayan sina Aubrey kasama ang mga tita at pinsan niyang taga Bacolod. Walang bit-bit na maleta o bag si Aubrey. Wala kasing natira sa kanya, lahat na tupok sa sunog. Iba yung pakiramdam ko noon habang nakikita ko silang nag-aabang. Parang ang lakas ng kabog ng dibdib ko na parang maiiyak ako. Para kasing hindi tama na mawawala na lang siyang bigla kung kailan mahal ko na siya. Nagulat ako nang may tumapik sa likod ko, Papa Dudut. Paglingon ko, si Eloy pala. Inginuso niya sa akin sina Aubrey. Wala ka bang gagawin, boy? Aubrey! Bingo! Aubrey, bakit kailangan mo umalis? Bingo? Bakit ka umiiyak? Aubrey, sana dito ka na lang. Bingo, hindi kita maintindihan. Aubrey, mahal kita. Mahal na mahal kita. Sana wag mo akong iwan. Umalis si Aubrey na alam ko nagtataka o nabigla sa nalaman niyang mahal ko pala siya. Wala siyang nasambit na salita dahil noong pumara ang tricycle ay tinawag na siya. Umalis siya at lalo akong napaiyak noong makita kong tinangay na siya ng tricycle papalayo sa akin. Inakbayan ako ni Eloy at tinangka niyang pag-aanin ang loob ko. Hayaan mo na boy. Madami pang babae dyan. O kaya naman mag-chat na lang kayo sa Facebook. Doon mo siya kulitin. Huwag ka nang umiyak. Babae lang yung iniiyakan mo. Boy, first love ko to eh. Edi, ganun na nga ang gawin mo. I-chat mo siya. Okay lang naman yung long distance relationship eh. At saka andito naman yung papa niya. Malay mo, magtayo ng bagong bahay si Mang Cardo tapos babalik din si Aubrey dito. Dito na siya ulit titira. Bahagyang napagaan ni Eloy ang loob ko noon, Papa Dudut. Pero noong mga panahong ito ako natutong uminom ng alak. Sina Eloy ay dati nang umiinom noon pero ako ang umiiwas. Kaya lang ay nagkaroon ako ng dahilan kasi nasaktan ako. Kunwari lang naman na nagagalit si Papa noong mga pagkakataong umuwi akong lasing. Tinatanong niya kung bakit ako naglasing at sinabi ko ang katotohanan. Nakita ko pang umiti si Papa noong marinig niya ang pagsambit ko ng pangalan ni Aubrey. Pinayuhan niya ako noon at ang sabi niya, "Babalik yun anak, mag-iipon lang ng pera si paring Cardo. Magtatayo ulit ng bahay yan at babalik dito si Aubrey. Hintay ka lang. Huwag kang mainip. Total mga bata pa kayo. 14 pa lang kayo ni Aubrey ha. Mag-aral ka muna para pag kayo ni Aubrey ang nagkatuluyan, hindi siya makapag-asawa ng magsasakang kagaya namin ni Papa niya. Mag-aral ka. Maging pulis ka o engineer para si Aubrey ay maalayan mo ng magandang buhay pagdating ng araw." Hindi nangyari ang mga inaasahan namin. Hindi nakapagtayo ng bagong bahay si Mang Cardo. Nakatagpo siya ng byuda sa kabilang baryo at nagkaibigan sila at doon na tumira si Mang Cardo. Ano mang gawin naming hanap sa Facebook ay hindi namin makita si Aubrey. Wala siyang Facebook account. Hindi nakapagtataka yon dahil wala din naman siyang cellphone dati pa. Dumaan ang mga araw at nasanay na rin ako na wala si Aubrey. Natanggap ko na hindi kami para sa isa't isa, Papa Dudut. Sinubukan kong ligawan noon si Leila pero binasad lang ako at okay lang naman yun sa akin kasi dati ko naman ang inaasahan na hindi niya ako sasagutin. May natutunan lang akong leksyon kay Aubrey. Yung kapag mahal mo na, sabihin mo na. Hindi yung tinitimpi mo pa dahil baka mahuli ang lahat. Nag-focus ako sa pag-aaral kasabay ng masayang samahan ng barkada. Umusad naman ang panahon.
Third year college na ako noon sa kursong Marine Transportation sa Midway Maritime College sa Cabanatuan City noong muli akong makadama ng pag-ibig. Nagsimula ito sa isang umaga sa loob ng jeep. Papasok ako noon nang huminto ang jeep at sumakay ang isang napakagandang babae. Maputi, makinis, magandang mukha, natural na mapula ang labi at mahaba ang diretsyong buhok at pumuesto sa tapat ko. Napako ang tingin ko sa kanya pero ibinaling ko ang tingin ko sa iba nang mapansin niyang nakatitig ako sa kanya, Papa Dudut. Madalas naman ako may makasakyang magandang babae sa jeep pero iba siya. Iba din yung damdamin ko noon. Lalo ko pang pinagsawa ang mga mata ko sa pagtitig sa kanya nang ibaling niya ang atensyon niya sa kanyang cellphone. Nagfe-Facebook siya. Nang makarating sa crossing ang jeep ay kinakailangan ko nang bumaba pero bago pa yun ay ginawa kong sulyapan ko muna siya. Napangiti ako noong malamang kong nakatingin siya sa akin at bahagyang nakangiti. Saglit na nagtama ang aming mga mata at tila lumukso ang aking puso noon. Nagdasal ako kinabukasan na sana ay muli kaming magkasakayan sa jeep pero nabigo ako. Ganon din nung sumunod pang umaga, hindi ko rin siya nakita. Masyado na kasing maraming jeep ang dumadaan sa gawing yon kung saan siya sumakay noon. Pero noong sumunod na linggo, araw ng Martes ay nanglaki ang mga mata ko noong makita ko kung sino ang umakyat sa jeep matapos itong huminto. Siya ang babaeng hindi naalis sa isipan ko. Tingin ko ay mas maganda siya noong umagang yon. Ako ang kusang umusad para bigyan siya ng space sa tabi ko. At lumukso ang puso ko nang sa tabi ko siya maupo. Napakabango niya. Ang sarap sa ilong ng kanyang amoy pero patay mali siya ako. Kunwari ay hindi ko siya tinitignan. Pero noong tumagal ay nakita ko siyang naglabas ng cellphone saka nag-open ng Facebook. Doon ko nakita ang pangalan niya. Inulit-ulit pa sa isipan ko ang kanyang pangalan at hindi ko yon kinalimutan. Nagawa ko lang siyang sulyapan ulit noong makarating na ang jeep sa crossing kung saan ay kailangan ko na rin bumaba. Pero sa pagbaba ko pa lang ay agad ko nang nilabas ang sipi ko saka binuksan ang Facebook ko. Hinanap ko ang pangalan niya. Ginagawa ko yun habang naglalakad papunta sa school. Alam kong lumuluwang ang pagkakangiti ko noong makita ko ang Facebook niya. Agad ko siyang minessage. Hi miss, nahawa ng pabango mo yung polo ko. Pakiramdam ko tuloy, katabi pa kita. Pangit po ba yung amoy? Siyempre hindi. Parang nga akong nasa hardin ng mga rosas eh. Jasmine po yung top note ng perfume ko, hindi po rose. Ganun ba? Pasensya na. Hindi ko alam kung ano yung jasmine eh. Basta ang alam ko, mabango siya. Masarap sa ilong. Thank you po. Pwede ba kitang i-add? Sige po. Confirm po kita. Uy, salamat ha. You're welcome po. Reply niya with smile din. At doon na Papa Dudut nagsimula ang aming magandang relasyon ng babaeng itago na lang natin sa pangalang Michelle. At siya ang girl number 2. Toka Bianca yata ang pabangon na tinutukoy mo kuya. Ganito ang message na nabasa ko mula kay Michelle noong inopen ko ulit ang Facebook ko. Kakatapos ko lang noon ang klase ko at lilipat na ako ng susunod kong klase at hindi na siya nag-online noon pero nireplyan ko pa rin. Hindi ko alam yun. Saka parang magka-age nang tayo, kinukuya mo pa ako. Dagdag ko pa. Nadatnang ko nang may teacher sa classroom ko kaya naman in-off ko muna ulit ang phone. Bawal kasi ang tunog ng cellphone sa loob ng klase kaya mas mabuting i-off na lang. Nang matapos ulit ng klase ay dali-dali kong inopen ang phone at Facebook ko. Pagalang lang yon. Alam ko namang hindi tayo nagkakalayo ng age.
20 ako. Reply niya. Last month, Toka Bianca ang gamit kong cologne. Rose scented siya. Kaya lang malas yata sa akin ang Toka Bianca kaya pinamigay ko na. Nireplyan ko siya. 19 naman ako. Third year college. May malas bang pabango? Ako nga minsan hindi nakakapagpabango . Ang sabi ko sa reply ko. Hindi siya online noon at ako'y lumapit sa kabilang classroom para sa susunod na subject. Kasama ko ang mga kaibigan ko noon pero parang wala sila. Kasi ang isip ko noon ay na kay Michelle. Gusto kong punuin ang pag-asa noon ng puso ko na sana, na sana'y maging kami ni Michelle. Kinagabihan kami matagal na nagka-chat ni Michelle. Nagkwento siya. Broken-hearted pala siya. 8 days pa lang ang nakakaraan at pinilit daw niyang maging strong. Nahihirapan daw siya kasi pati mga kaibigan niya, iniwan niya para sa lalaking akala niya ay tama. Tuloy ay wala daw siyang mapaghingahan ng problema. Nagpapasalamat nga daw siya kasi chinat ko siya. Siguro nasa 7 or 8 days pa lang mula nang makita kita for the first time. Ibig sabihin, kabibreak niyo pa lang noon. Pero ang tingin ko sa mukha mo noon, fresh na fresh. Parang walang bakas ng stress. Kahit sino hindi mag-aakala na broken ka pala. Pinipilit ko nga huwag mahalata . Kahit sa bahay, hindi ko pinapahalata. Reply niya. Anong klaseng lalaki yon? Yung iiwanan ng isang babaeng kasing ganda mo? Siguro napakagwapo ng ex mo, no? Hindi siya gwapo. Pangit nga . Ako naman kasi, hindi ako tumitingin sa itsura. Mas matimbang sa akin ang ugali at amoy. Sagot na may ha-ha-ha emoticon sa dulo. Naisip ko noon na dapat pala ay bumili na ako ng mamahaling pabango. Sakto namang anihan ni Papa kaya nakahingi ako sa kanya ng 3,000. Ibinigay ko yung kay Kuya Antonio noong araw na yon na nagpunta siya ng SM Kabanatuan para mag-shopping. Yung mabango kuya, yung presko sa ilong. Bakit ba bigla ka nahihilig sa pabango? Anong meron? Meron akong poporma ang chicks na hindi mahilig sa gwapo pero mahilig sa mabango. Bulag ba yung babaeng yan? Basta kuya, mahilig yun sa pabango. Kaya wag yung matapang sa ilong ha, yung presko lang, yung amoy parang bagong ligo lagi. Oo, ako nang bahala. Ikaw na rin ang bahala, pagkakulang yan ha, kuya. Ano pa nga ba? Susuportahan kita dyan kasi gusto ko magka-GF ka na. Hayaan mo, kuya. Ikaw ang unang makakakilala sa kanya. Aba, teka, maganda ba yan? Aba, oo. Mas maganda sa kuya mo? Oo. Malayo. Aba, maganda nga. Mas maganda pa pala sa akin . Artistahin na yun. Pinilit ko si Michelle na mag-meet kami matapos ng 2 linggong pag-chat namin. Sa mall kami nagkita. Hiyang-hiya ako noon kahit na may kasama ako, si Eloy. May kasama din si Michelle noon, pinsan niya na si Eva. Binilin lang ako noon ni Michelle na huwag magbabanggit ng kahit na ano tungkol sa ex niya. Kumain lang kami noon sa isang fast food tapos ay tumambay sa covered park. Hindi naman kami masyadong nakapagkwentuhan dahil masyadong madaldal si Eva na pinsan niya. Siya lagi ang bida. Pitintuloy ako noon nang bigla silang magpaalam na uuwi na. Hindi raw sila pwedeng abutin ng 5 p.m. na wala pa sila sa bahay. Kinagabihan ay nagchat muli kami. Ako ang unang nag-message. Salamat sa pagpapaunlak mo sa date natin ha. Date ba yun? Meet up lang yun. Okay, sorry naman. Pero in fairness, ang bango mo. Gusto ko yung scent ng pabango mo. Kung hindi ako nagkakamali Chanel yan? Umanga ako sa galing niya dahil nahulaan niya ang pangalan ng pabangong pinabili ko kay Kuya Antonio. Kung saan ay nag-abono siya ng mahigit 2,000 piso.
Tama ka. Ang galing mo naman. Siyempre, basta tungkol sa cologne. Pero Bingo, napansin ko iba yung mga sulyap mo kanina. Mamin ka nga, may gusto ka ba sa akin? Oo, Michelle. Sa totoo lang, nung una pa lang kitang makita, dun sa jeep, gusto na kita. Okay, Bingo. Salamat sa pagiging honest. Pero at this point, gusto kong pumili ka. Magtuloy-tuloy yung relationship natin bilang friends o tigilan na natin agad kasi ayaw kong paasahin ka. Hello? Are you still there? Oo. Nabigla lang ako kaya di ako nakapag-reply ka agad. Napag-isip-isip ko lang. Akala ko makakatulong kung makikipagrelasyon agad ako. Pero pakiramdam ko, mali. Umamin ka naman na gusto mo ako. At kung magpapatuloy tayo sa samahang ito, baka lalabas na pinapaasa lang kita. Kasi, ang totoo, ayaw ko muna. Pasensya ka na, ha? Binabasted mo na ba ako? Hindi ganun, Bingo. Pinangungunahan lang kita. Hindi ka pa naman nanliligaw eh. At bago mo pa gawin yun, inuunahan na kita. Eh, hindi naman ako kagaya ng ex mo eh. Hindi kita sasaktan. Bingo. Tsaka na lang natin pag-usapan ito. Hayaan mo. Pag dumating yung time na gusto ko na ulit magka-boyfriend, ako mismo ang unang magme-message sa'yo. Pero sa ngayon, gusto ko na munang mag-concentrate sa pag-aaral ko. Gagraduate at magtatrabaho. Tsaka na lang ulit ako magmamahal. At hindi masama, Bingo, kung ganito rin ang gawin mo. Okay. Ganito kaiksi ang naging sagot ko. Naisip ko kasi siguro'y talagang nasaktan siya sa breakup nila ng ex niya. At kahit saan mo nga naman tignan, tama siya. Kaya lang, masakit pa rin eh. Hindi na ako bago sa mga gawain ninyo mga siman. Kapag dumadaong kayo kung saan man kayo dadaong, nang bababae kayo. Hindi kita pipigilan gawin yan pero sana, mag-ingat ka lang mahal ha, baka makakuha ka ng aid sa babaeng makakaano mo. Hindi ko gawain yon mahal, ibahin mo ko sa kanila. Saka unang sakay ko pa lang to, yung trabaho ko munang i-enjoyin ko. Ay sus, sana nga. Pero sige, aasahan ko yan sa'yo ha. Ingat ka dun ha, ang sabi pa ni Melissa. Siyempre, mag-iingat ako para sa'yo. Niyakap ako ni Melissa ng mahigpit. Nasa airport na kami noon at siya ang naghatid sa amin sa paliparan upang tiyaking makakaalis nga kami. Sa Spain ang destinasyon ko noon dahil nandoon ang headquarters ng shipping company na kung saan ay doon ako madedeploy. Si Melissa ay nakilala ko sa Maritime Employment Agency kung saan ako nag-apply matapos akong pumasa sa Marine Deck Officers Licensure Examination noong 2014. Empleyado siya sa agency. Simple lang ang kagandahan ni Melissa. Pero maganda ang pangangatawan at may katangkaran sa height niya na 5'4". Pero ang higit kong naibigan kay Melissa ay ang pagiging masayahin niyang disposisyon. Palabiro at laging nagsasalita. Walang boring moments kapag kasama ko siya. Nag-a-apply pa lamang ako noong makagaanan ko siya ng loob. Nakakabiroan ko na siya noon hanggang sa dumating sa point na sa pabirong paraan ay nasabi kong sana maging GF ko siya. May ginagawa siya noon. Nagsusulat sa kanyang logbook. Manligaw ka, casual niyang sagot. Talaga? Nagbibiro ako. Tingnan mo yung mukha ko. Do I look joking? Sige, simulan ko na ngayon. Seryoso ka ba? 24 ka lang. 26 ako. Ayos lang yan. Mas matangkad naman ako eh. Saka ano ba naman yung 2 years? Okay. Paano mo ba gustong ligawan kita? Tanong ko. Tumigil siya sa pagsusulat saka tumitig sa akin. Libre mo ako ng lunch. Ibili mo ako ng flowers at chocolates. Sige ba? Sagot ko sabay tingin sarili ko. Alis na ako ha. Bibili na ako ng bulaklak at chocolates.
pinapaalam ko sa kanya. Pero pagtalikod ko ay naramdaman ko ang kamay niya sa braso ko. Muli akong humarap sa kanya. Bibili ka talaga? Oo. Nakita ko sa resume mo, farmer lang ang tatay mo. At eto ang first job mo. Eh bakit galante ka? Eh para sa'yo gagastusin ko yung allowance ko. Mr. Ramos, binibiro lang kita. Ibahin mo ko sa mga babaeng nadadala sa mga material na bagay. Ako, laki sa mahirap na pamilya. Alam ko ang halaga ng pera. Napansin mo naman siguro na wala akong kaartihan sa katawan. Walang alahas, relo o ano pa. At etong cellphone ko, di keypad itong gamit ko. Kasi yung sweldo ko, iniipon ko for the future. Kaya kung ako ang mapapangasawa mo, yayaman ka dahil ang pera mo, hindi mawawalda sa kung ano-anong material na bagay lang na naluluma at nililipasan ng panahon. Wow! Iba ka? Ang sabi ko sa kanya. Uy, Mr. Ramos, baka naman iniisip mong sinisilsto ko ang sarili ko. Sinasabi ko lang sa'yo na sana kung mag-aasawa ka man, piliin mo yung aalagaan ng pinagpaguran mo kasi hindi naman habang buhay kang makakasakay ng barko. Mahal na kita. Nakangiting sabi ko at ngumiti din siya sabay sabing, pero yung paglibre mo sa akin ng lunch, hindi biro yun ha. Doon lang tayo sa karinderya, 40 pesos per meal lang doon. Kaya makaka 80 pesos ka lang. Inihatid ko pa si Melissa sa kanila sa tondo noong mag-out siya sa office. Doon ako pinakain ng hapunan at mabait naman ang parents niya pero talagang simple lang din ang buhay nila. Noong magpaalam ako ay tumutol ang tatay niya at pabirong sinabing, baka kaluluwa mo na lang ang makasakay sa barko pag umuwi ka pa. Oo nga anak, bukas ka na umuwi. Delikado sa labas pagka ganitong gabi na. Hindi naman po siguro ako maano dyan. Saka alerto naman po ako. Eh, ikaw ang bahala. Bukas, sikat ka na. Mapapanood ka na sa 24 oras. Wala naman po kasi tayong ekstrang kwarto dito. Kayo nga ni Mama, dyan na natutulog sa salay. Eh di, dun kayo sa kwarto mo. Tabi kayo. Nasa inyo na kung gagawa kayo ng apo namin. Bahala kayo. Sige, huwag ka na umuwi. Baka masabit pa ako sa investigasyon kapag may nangyari sa'yo dyan sa labas. I love you, Melissa. Mahal rin kita, Bingo. Hindi ako nagsisisi kung bakit pagsisima ng pinasok ko, Papa Dudut. Talagang nakalaan nga sa akin yon dahil gustong gusto ko ang nasa barko. Masaya naman kasi at marami kami sa barko at masarap pa ang pagkain at mabilis ang wifi. Madalas ay si Melissa ang kachat ko. Hindi malambing si Melissa pero maalalahanin. Mahal ko na rin siya noon kaso nga lang ay kinakailangan kong gumawa ng bagong account nang biglang may nagchat sa akin. Nagulat ako nang malaman ko kung sino siya. Walang iba kundi si Aubrey. Alam kasi ni Melissa ang password ng Facebook ko at iba yung pakiramdam ko noong nagchat-chat si Aubrey. Kumusta ka na? Naaalala mo pa ba ako? Oo naman. Ikaw pa ba makakalimutan ko? Ikaw ang unang babaeng iniyakan ko. Ikaw din yung unang babaeng minahal ko. Talaga? Yung mukha mo sa picture parang ganun pa rin sa dati. Halos wala kang pinag-iba. Ang sabi niya. Ikaw meron. Lalo ka pang gumanda, Aubrey. Wow, salamat. May asawa ka na ba o boyfriend, Aubrey? Wala. Hinihintay ko tong pagkakataong to, Bingo, na muli kang makausap. Talaga? Eh bakit naman? Hindi ka nawala sa isip ko mula nung araw na umiyak ka sa harap ko at nagmamakaawa ka na huwag akong umalis. Pero umalis ka pa rin, ang sabi ko sa kanya. Handa akong bumalik, Bingo. Kung hindi pa huli ang lahat, at kung hindi pa ako alangan sa'yo. Noong hindi pa ako nakakasakay ng barko ay hindi ako masyadong aktibo sa Facebook.
Hindi ako mahilig mag-post, messenger lang lagi ang gamit ko. Pero noong makasakay ako ay hindi ko napipigil ang mag-post ng pictures namin sa laot at tuwing may happening sa barko. Kaya siguro napansin ako ni Aubrey. Nagkunwari lang ako na hindi ko na mabuksan yung dati kong account kaya sa bagong account ko siya i-chat. Pero instead na real name ko ang gamit ko sa new account ko ay nickname ko lang tapos ay pabaligtad pa ang apelyido. Hindi naman yun kwenestyon ni Aubrey. Naging malaya kaming makapag-usap at makapag-video call. At kahit na madalas ay nakukonsensya ako hanggang sa magkaroon na nga kami ng relasyon ni Aubrey. Sales lady siya noon sa isang mall sa Taguig at nangako akong pupuntahan ko siya sa pag-uwi ko. At yon ay kinasabikan kong mangyari. Mahal na mahal ko pa rin si Aubrey. Hindi lang dahil siya ang first love ko kundi dahil mas lalo ko pa siyang nakilala noong maging chatmates kami, Papa Dudut. Malambing siya at maalalahanin. At nararamdaman ko na mahal niya ako. Hindi kagad ako umuwi ng Nueva Ecija noong matapos ang unang kontrata ko. Sumama ako kay Edward at kasamahan ko siya sa barko na taga Novaliches. Pero pagdating pa lang namin sa bahay nila ay umalis kagad ako upang puntahan si Aubrey. Hinintay ko si Aubrey hanggang matapos ang duty niya sa department store at kumain kami sa labas at sumandaling naglibot. Noong ko unang nahawakan ang kamay ni Aubrey, hindi ito kasing lambot ng palad ni Melissa pero mas malambot ang mga labi ni Aubrey. Ang balak ko noon ay sa hotel kami matulog ni Aubrey. Pero matinding mangulit si Edward. Nag-blow out kasi siya sa mga kaibigan niya kaya naman kahit na bitin na bitin ako kay Aubrey ay pinagbigyan ko na lang si Edward. Akala ko naman ay napakaraming tawa kong madadatnan sa bahay nila kasi ika nga ay blow out daw. Yun pala ay aanim lang kaming magiinuman. Mga pinsan niya at mga matatalik niyang kaibigan. May kaibigan din siyang tomboy si JL. Anong meaning ng JL mo? Kasi may dalawa akong kapatid na tomboy din eh. Huwag mo nang alamin tol, ang sabi naman ni Edward. Si JL Papadudod, kung hindi mo kilala ay mapagkakamala mo siyang gwapong binatilyo. Ganon ang tingin ko sa kanya noong una. Hindi siya makwento at nakatahimik lang. Tagay-tagay pero hindi rin nagyoyosi. Lumalim ang gabi at nagkalasingan ang mga kasama ko pero ako ay sakto lang. May tama pero alam ko pa ang ginagawa ko. Kulang lang sa katinoan kumbaga. Kaya noong kami ni JL ang magkatabi sa higaan ay biniro ko pa siyang yakapin pero tinulak ako papadudot. Dinampian ko ng halik sa pisngi pero tinalikuran lang ako. Kinulit ko pa rin at kinulit hanggang sa humarap siya sa akin at pabulong na sinabing, "Gusto mo ba talaga?" "Oo." Mabilis kong sagot. 5,000. Sumunod niyang sagot. "Sige," sagot ko. At doon papadudot ay may nangyari nga sa amin ng tomboy na si JL. Hinding-hindi ko makakalimutan papadudot ang pangyayaring yon. Sa totoo lang ay si JL ang una kong karanasan. Hindi ko na siya kinagisna noong umaga. Wala na siya sa tabi ko. Nang tanungin ko siya kay Edward, "Nasa ospital na yon. Siya ang nakatokang magbantay sa tatay niya." "Ah, may sakit ang tatay niya?" "Oo tol, malala. Nakakaawa nga sila eh. Mahirap na nga sila. Tatay pa nilang nagkaroon ng sakit na ganon. Sabad ni Marco." Noon ay parang luminaw na sa akin kung bakit naging practical si JL ng gabing yon. Pinilit ko na lang na alisin yon sa isipan ko, lalo na noong biglang may mag-chat sa akin ng araw ding yon. "Hello sir, kailan mo ba ako i-confirm?" Ganito ang message niya sa akin. Noong tignan ko siya ay alam ko na nalaki ang mga mata ko dahil sa kagandahan ng babaeng nakita ko sa profile picture. Walang iba kundi si Michelle. At syempre, natatandaan ko pa ang sinabi niya noon. Na siya mismo ang magme-message sa akin kapag ready na siyang magmahal muli. Alam mo Papa Dudut,
sa una lang pala nakakakonsensya yung higit sa isang girlfriend mo. Nakakasanayan din pala. Kailangan lang magaling ka sa diskarte at marunong magsinungalin. Sa kanilang tatlo ay si Michelle ang palaban. Sa kanya ko lang ipinagtapat na may girlfriend na ako. Pero hindi ko sinabing dalawa. Si Melissa lang ang sinabi kong girlfriend ko at hindi ko sinabing may Aubrey pa ako. Pero ang sabi niya, girlfriend pa lang naman eh, hindi pa naman kayo kasal. Marami pang mangyayari. Okay lang sa'yo? Oo naman. Pero this time, lalaban ako. At sisiguraduhin ko na hindi ako magiging kawawa ulit. Si Michelle ang pinakamaganda sa kanilang tatlo. Siya yung tipong pwede mong iparada kahit kanino at kahit saan. At isa siyang nurse, parang pwede mo na ring asahan na kung siya ang mapapangasawa mo ay tiyak na magkakaroon kayo ng mga anak na magaganda at gwapo. Tatlong buwan lang halos ang naging bakasyon ko. At sa halos loob ng tatlong buwan na yon ay nagawa ko silang mabigyan ng oras. Naging magastos pero ayos lang kasi kailangan ko talagang panindigan ng kagaguhan kong yon. Walang nakahalata sa kanila liban lang kay Michelle na naging mapagduda. Kasi nga may alam siya. Akala ko noon ay papayag na rin si Michelle na may mangyari sa amin lalo na noong huling gabing magkasama kami bago ako sumakay muli ng barko. Nagkamali ako dahil lang sabi niya, makukuha mo lang to kapag may kontrata na tayo na nagsasabing ikaw ay sa akin at ako ay sa'yo. Bago naman ako sumakay muli ng barko ay makailang beses nang naospital si Papa dahil sa sakit niya sa baga. Hinihiling niya noon na mag-asawa na ako at asawahin ko raw si Aubrey. Naikwento ko kasi sa kanya na girlfriend ko na si Aubrey. Pero yung ibang babae ay hindi ko pa kinukuwento sa kanya. Gusto kong magkaapo bago man lang ako mamatay anak. Wala naman akong aasahan sa mga kapatid mo. Sa'yo na lang ako umaasang magkaapo. Mahigit isang buwan na ako sa barko noong magchat si Kuya Antonio at sinabing nasa ospital muli si Papa. Sobrang pag-alala ko noon kasi nasa ICU daw si Papa. Hindi ako madasaling tao. Pero noon ay nagdasal ako na sana ay pahabain pa ng Diyos ang buhay ko, Papa Dudut. Naging napakabuting ama sa akin ni Papa. Lahat ng gusto kong kaya niyang ibigay ay ibinibigay niya. Tapos ay humihiling siya sa akin sa huling sandali pero hindi ko pa rin siya kayang pagbigyan. Naging mahirap sa akin kung sino ang aayain kong pakasalan. Si Aubrey, si Melissa o si Michelle. Hindi ako dapat magkamali dahil ayaw kong magsisi sa bandang huli. Si Aubrey, alam kong mabait at mabuting tao. Masipag at sure ako na magiging mabuting ina at asawa siya. Si Melissa ay hindi ko gaanong mahal pero nakakatiyak naman ako na hindi ako maghihirap sa buhay dahil masinop siya sa pera. Si Michelle naman, siya ang sobra kong pinagnanasaan. Materyosa si Michelle pero pareho kaming may magandang trabaho. Isa pa'y alam ko maraming lalaki ang maiinggit sa akin kapag siya ang napangasawa ko. Kaso sapat na ba yon para siyang piliin kong pakasalan? Nakakalito. Nakakagulo ng isipan pero nangako ako kay Papa na pagkatapos ng kontrata ko ay magpapakasal ako at bibigyan ko siya ng apo. At kahit sa cellphone lang kami nagkausap ni Papa noon ay ramdam ko kung gaano siya nagalak sa ginawa kong pangako. Kaya nga, kailangan kong madaliin ang lahat. At lalo pa akong kinabahan nang muling maospital na naman si Papa. Dahil dito ay kinausap ko ang agency namin na kung pwedeng huwag ko nang tapusin ang 8 buwan na kontrata. Nakakalimang buwan pa lamang ako. Laking pasasalamat ko ng pagbigyan naman nila ako. Nang gabing yon ay nagsend ako sa 3 girlfriend ko ng iisang klase ng mensahe. Ganito ang message. Handa ka bang pakasalan ako sa lalong madaling panahon? Sa susunod na buwan? Simpleng kasal lang kasi kulang na sa oras. Please say yes.
pero wala ni isa sa kanila ang sumagot ng yes. Si Aubrey, ang reply niya, "Bakit ka nagmamadali?" Si Michelle, "Ayaw kong simpleng kasal. Dapat alam mo yan. Minsan lang ikakasal ang isang babae. Hindi kailangang nagmamadali." Si Melissa naman, "Di ba parang bata ka pa? Baka hindi ka pa sawa sa pagiging binata. Take your time. Huwag magmamadali. Okay pa hanggang 30. Ipinaliwanag ko sa kanila ang totoong sitwasyon ko, yung kalagayan ni Papa at yung hiling niya sa akin. Sa kanilang tatlo ay si Aubrey lang ang nakaunawa. At least may pumayag. Nangihinayang ako na hindi si Michelle yon, pero okay na rin. Tinanggap ko na lang kahit na medyo mabigat sa loob ko. Sarili ko na lang ang sinisisi ko kung bakit ko yon naranasan. Basta ang mahalaga sa akin noon ay mapanindigan ko ang pangako ko kay Papa na pag uwi ko ay may kasama na akong babae na siyang pakakasalan ko. At yon ay tinupad ko, Papa Dudut. Pero noong araw na yon na may kasama akong babae pagdating ng bahay, lahat sila ay parang tulala at tila nakakita ng multo. Hindi kasi si Michelle ang kasama ko. Hindi rin si Melissa at hindi rin si Aubrey. Walang iba kung hindi si JL. Oo, Papa Dudut. Si JL ang dating tomboy na nakasiping ko ng gabing kapwa kami nakainom at may bayad. Kina Edward kasi ako dumiretso noong pagdating ko sa Maynila mula sa Spain. Hindi na muling sumakay si Edward kasi nagbago na ng trabaho. Noong ko nakita si JL, nagtitinda ng barbecue sa kanto malapit kina Edward. Nakaduster at malaki na ang tiyan. Hindi ko na nga nakilala kaagad pero napansin ko na lang na nabigla siya noong makita niya ako. Si Marco ang mabilis na lumapit sa akin, sinuntok ako sa tagiliran ko at ang sabi, "Ayan tol ang bunga," sabay turo kay JL. Yumuko si JL na noon ay tila hiyang-hiya na. Kay Marco ko na rin alaman na nagmakaawa sa kanila si JL na huwag nang ipaalam sa akin ang nangyari at tumalima naman sila. Patay na ang tatay ni JL noon at sinisikap daw niyang mag-ipon ng pera para sa kanyang nalalapit na panganganak. 8 months na ang tiyan ni JL noon. Hindi naman ako nagdududa na sa akin ang batang yon dahil alam ko at sure ako na ako ang nakauna kay JL. Umaba na rin ang buhok ni JL noon. Nakapusod nga lang siya noon pero kahit na sa simpleng bihes at sa ganoong sitwasyon ay banaag ang kagandahan ni JL. Maputi, matangos na ilong, natural na mapupula ang mga may kaliitang mga labi. Mahahaba ang pilik mata. Maraming araw sa lugar nila, ayon pa kay Marco ang nagpresentang pakasalan siya kahit na buntis na siya. Pero wala ni isa sa kanila ang pinansin ni JL. Babae na siyang tignan pero astig pa rin magsalita at kumilos. Wala akong nararamdamang pag-ibig noon para kay JL. Pero anak ko na ang nasa sinapupunan niya. Gayon pa man ay kinausap ko siya at inilahad ko sa kanila ang sitwasyon ko at ng aking ama. Hanggang sa pumayag siya. Sige. Total eh, apo lang naman ang gustong makita ng papa mo, hindi ba? Hindi naman asawa. Sige, sasama ako. Ipinalam ko sa pamilya ko ang buo at totoong kwento tungkol sa amin ni JL. Okay naman sa kanila at maluwag pa rin ang ngiti ni papa kasi ilang buwan na lang ay magkakaapo na siya. Sa tatlong GF ko naman ay pinagtapat ko na rin ang katotohanan. Nag-post pa nga ako sa Facebook na katabi ko ang buntis na si JL at ang caption, "With the mother of my first child." Galit si Michelle at sobra. Si Melissa naman ay nagkunwaring hindi apektado pero si Aubrey nasaktan. Ipinaramdam niya sa akin na nasaktan siya. Umiyak siya sa video call pero pinagkaloob niya sa akin ang kapatawaran. Ang sabi ko sa kanya, hindi naghahangad si JL ng kasal o wala siyang planong angkinin ako. Bibigyan lang kako niya ng apo si Papa. Pero ang sabi ni Aubrey, bingo, babae pa rin yan. Sana panindigan mo na siya.
pag-aralan mo siyang mahalin at tanggapin kung ano man siya. Ang totoo ay ganito rin ang payo ng pamilya ko at sinisikap kong sundin. Oo, Papa Dudut, nagsikap kami ni JL na mahalin ang isa't isa bilang mag-asawa, pero hindi talaga umubra. Noong isang taon na si Frederick, ang aming anak ni JL, ay umalis na si JL pauwi ng Maynila. Buhay pa si Papa noon at alam kong naging maligaya naman si Papa dahil sa mga huling sandali ng buhay niya ay nakapiling niya ang kanyang apo. January 14, 2018, araw ng Linggo, kasama ko ang anak ko sa jeep, papunta kami ng mall sa Kabanatuan. Nang huminto ang jeep at may sumakay na isang magandang babae na naka-uniforme na pang nurse. Nagkatitigan kami, nagkatinginan, wala siyang pinagbago. Napakaganda pa rin niya. Walang iba kung hindi si Michelle. Noon ay nadugtungan ang ugnayan namin ni Michelle. Ilang buwan din kaming nag-date bago kami kinasal ni Aubrey. Oo, Papa Dudut, si Aubrey ang pinakasalan ko. Oo, maaladyosa si Michelle pero sa ugali eh walang wala siya kay Aubrey. Isa pa ay mahal ko si Aubrey. Yun yung pagmamahal na alam kong hindi magbabago kailanman. Sa ngayon ay sa bahay nakatira si Aubrey. Habang ako naman ay nandito sa barko, sa mga uploaded stories ninyo ako nakikinig hanggang sa makapag-decide na rin akong paglaanan ang pagsulat ng kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko, na hinahangad kong sana ay mabasa at maibigan ninyo. Maraming salamat po, Papa Dudut, at mabuhay kayo. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Bingo!